Grabe talaga yung patience ni Kuya sa mga bata kasi ayan, tignan nyo naman, siya talaga yung mismong nag-effort para lang umupo sila ng maayos at mag-smile. Yung shot sana na gagawin namin is yung nakaupo si Ella sa Kuya niya, kaso ayan, inilaglag siya. Minsan talaga itong anak ko mayroong pagkasadista sa kapatid. Mabuti na lang talaga na sapo siya agad ng lola niya. Grabe talaga yung pinapakitang dedication ng mga photographer kapag kaganitong mga bata yung pipicturan. Good mood naman sila kaso hindi talaga sila mapagsabay. So ayan ang ginawa namin, solo-solo na lang muna at nauna si Kuya Mac. Behave naman siya tapos ang gaganda talaga ng mga kuha niya. As in, meron lang sinasabi si Kuya diyan tapos bigla na siyang ngingiti. Grabe yung solo picture niya talaga yung pinaka hindi kami nahirapan kasi ayan, tawa siya ng tawa. 5 minutes ang ata kami sa kanya tapos na agad, tapos eto si Ella naman. At katulad ng ina-expect namin, sa kanya talaga kami mahihirapan kasi ayan, kapag ka pinapaupo, bigla siyang tatayo. Tapos kahit anong gawin namin, hindi talaga siyang umingiti. Mabuti na lang talaga, meron silang maliit na chair dito kasi alam niya naman yung mga batang niyan talagang sobrang hilig sa mga maliit na upuan. Ayun nga lang, medyo nakakahilo talaga kasi uupo pa lang sila, tatayo na agad. Ngayon, sobrang happy niya, talaga nagda-dance-dance pa siya dito. Alam niyo ba, talaga nagtataka ako sa kanya nung oras na yan kasi hindi talaga siya nangingilala. Alam niyo naman at palagi ko nababanggit sa inyo na grabe mangilala tong batang to at kapag ka hindi niya kilala yung tao, umiiyak talaga siya hanggang sa makaalis yung tao. Pero ayan, ngayon talagang happy siya lagi. Ayun nga lang, nahihirapan talaga kaming magpicture sa kanya kasi ayaw niyang umiti. On the other side, kinukulit pa rin ni Maki si Kuya. Sabi ko nga sa kanya para hindi ka pasaway, pipicturean din kita diyan. So ayan, talagang hindi mapigilan yung kalikutan niya, talaga nagtatago. Nag-break nga lang kami saglit diyan at ayan, sabi ko sa kanila, pipicturean ko sila dito kaso ayan, talagang ayaw nilang pumayag. Etong anak ko, kababaing tao, triple ng likot ang Kuya. Medyo nagutom na nga sila at ayan, hindi talaga sila pwedeng pagutumin kaya ayan, pinadede muna namin kasi baka maging monster at magiiyak dito. Pagkatapos ng shots nilang dalawa ni Kuya na solo, ayan, kaming dalawa naman. Grabe, sobrang behave niya. Ayun nga lang talaga, ayaw niyang umiti. Pero para sa akin, okay lang din naman yung hindi siya nakangiti basta nakaharap siya sa camera. Yung pagngiti kasi talaga ng mga bata sa picture, talaga mahirap yan makuha, lalong-lalo na kung toddler katulad nila. At syempre, dahil meron kami ni Ella, meron din si Kuya, tapos si Papa niya. Kahit sobrang love niya yung Papa niya, ayan, umiiyak siya, bumababa, ayaw niya magpa-picture. Kaso nakukuha naman ni Kuya photographer yung loob niya at ayan, ngumiti naman siya. Nahirapan din talaga ako sa pagkuha ng mga shots na gusto ko para sa kanila kasi napakaraming nakangiti ni Kuya Mac. Sa end kasi ng session na to, ikaw yung mamimili kung ano yung mga gusto mong shots. And lastly, yung naman family picture namin na mga naka-beach kami. Isa yung shot na to sa mga pinaka nagustuhan ko talaga kasi napaka-cute nila. Ganyan naman na talaga nakangiti pa silang dalawa. Bali, ang pinagawa pala namin is dalawang set ng damit. Yung una na i-upload ko na yung naka-pink po kami. Grabe, lahat naman ng shots namin dito ay talaga nagustuhan ko. Lalong-lalo na talagang ako yung namili. Ganyan naman yung effort ng mga staff dito para lang mapatawa yung mga bata. Grabe, sobrang thankful ko talaga kasi nung araw na yan, talagang good mood silang pareho. Lalo na talaga yung mga unang set namin nung nakapink kami, talaga nakangiti sila lagi. Meron naman na kaming nakuhang shots dito sa mga damit namin, mga dalawa siguro or tatlo, tapos ayan, nagmurit na yung mga bata. Sabi ko sa kanila, break muna, tapos itry namin ulit. Kaso ayan, talagang ayaw na nila, umiiyak na. Nagkakamot na nga si Ella. Ako na mismo yung nagsabi na tama na kasi hindi na kaya ng mga bata. Habang namimili ako dito, tignan nyo naman yung mga solo shot nila, ang cute. Grabe, ang cute nilang pareho. At mga mare, alam nyo bang eto, naka-withdraw ko ng 18,900 dito sa my PHL boss na kanina ay 2,000 lang. So eto nga yung nilaro ko dito, yung mines. Ito po ay kailangan mo lang mag-click sa mga boxes na yan at dapat lang yung makuha mo, puro gold, hindi bomba. 25 boxes po yan, apat lang yung bomba dyan, kaya nasa 80% talaga mananalo ka dito. At ayan nga, unang pagkakataon, nanalo ako ng 2,480 pero hindi pa ako nakontento, nag-click pa ako dito. Hanggang sa inabot siya ng 3,920 at kinuha ko na agad. Grabe, imagine 3,920, isang laro lang, diba? At eto nga, nag-try pa ako ng isang beses dahil sineswerte naman ako ngayon. Napakalaki talaga ng chance ang manalo ka dito kasi nga 21 naman yung coins dyan. Imagine, papindot-pindot ka lang dyan, pwede ka talaga mag-cash out ng totoong pera through GCash. Ayan nga, talaga napaka-easy lang niya para sa akin. Ito talaga yung palagi kong binabalik-balikan kasi nga napaka-easy lang. At ayan, hanggang sinabot ng 7,840 yung cash out ko, kinuha ko na agad. Bago maglaro, pwede ka ditong mag-recharge kahit 200 pesos lang na gagamitin mo pang laro at pwedeng-pwede ka rin naman ditong mag-withdraw kapag ka nanalo ka using GCash or Paymaya. At kung gusto mo naman mag-try maglaro, pwede ka rin naman ditong mag-sign up. Dito ay maglalagay ka lang ng email, ng address, check mo lang yon, pwede ka nang mag-create ng account. Link na sa comment section.